Good morning mga kabimeng. So matagal tayo hindi nakapag-vlog, galing kasi tayo ng North. So eto ngayon yung atin ng mga manok. Update ko kayo sa ating national banded at saka sa mga day old dito na available na nandito pa sa farm. Yung kasing iba nandito na sa kabila, mamaya update ko ulit kayo. So eto yung ating G-Boy na Broad Stag na napasalang ay ngayon ay nakapahinga na siya ulit sa breeding 10. So eto na, nakatali na siya ngayon. So yung mga Broad Stag natin dito o Broad Cock, nakapahinga na sila kasi nag-stop na tayo sa breed. Madami na tayong napalabas. Nakapagpalabas tayo ng 900 mga ganong karaming male this season 22-23, kasi yung early bird nagsimula ng 22 October, November yung early bird, yun ang pisa ng early bird. Dun sa nagpapabanded, para kayo eh hindi madaeg sa mga event na local, national, early bird, local, national, tsaka late bird, dapat pabandidan nyo lang yung tamang pabandid sa tamang buwan lamang o sa tamang, nga tama, sa tamang buwan lamang. Kasi kung local, December born dapat, ang inyo, January born, papabandidan nyo ng local, eh api na po kayo. Dapat po, ang pabandidan nyo pag local, December born lamang. So pag national naman, dapat second week ng January, yun lang ang pabandidan nyo. Huwag nyong ipilit yung January, pababandidan nyo ng local. Para po makaparehas tayo sa mga sasalihan nating event. So yun. So silip naman tayo sa sisiw. So ito yung ating day old na 100 plus. 80% ang day old ho ito. 80% dyan ang pure sa sisiw na yan. So yan, medyo giniginaw pa sila dahil masyadong maaga pa po. 100 plus po yan. So tapos meron pa tayo dong 1 month old na pure din. Itong mga huling batch na to, eh lamang na lamang talaga dito mga pure sa mga sisiw natin yan. So sa gusto pong mag-avail, sa gusto pong gumamit po ng bloodline ko for breeding, marami po tayo dito. Oliver, dapat yan ihatin yun muna. Pag nailipat natin yung harvestin doon sa kabila, doon lang yung ilagay. Oo. Oh, no. Naman pong isang daan eh. Oh, yun. Pero madaming pure. May puti dito. Ayan o. Oh, madaming puti yan o. Oh. Oh, yun. Yung sa Bulacan natin, hindi pa natin alam kung matutuloy. Kasi yung may-ari noon, si Rio, eh, parang maliit lang yung gusto niya kasi pinagtatamnan niya ng gulay. Oh, yan yung mga box nating Escoli na pinadala ngayon. 6 na box yan. O, 10 pala, 10. So yun, papalta mo na ito ng dyaryo kay Rodman. Kasi na yun. Kasama ata yun ng Marcel Paz eh. So pupunta tayo mamaya doon. Ha-harvestin natin yung bakbakan banded. Ay hindi pala, sorry. Ano? Local banded. Pupunta tayo sa kabilang farm. So ngayon eto dito, medyo magulo na naman dito. I mean, medyo mataas ang damo. So papakita ko naman sa inyo yung ating national banded. So yung national banded natin dito, 3 batch yan. 200 piraso ang nabandidan natin na ang bakbakan. Yun po yung ating national banded. Ilang araw ako hindi nakapag-vlog, siguro mga 5 days. So ayan, ang lalaki na nila. Ang lalaki na talaga nila.
Oo. Oo. Pasok tayo ito. Tapos ito yun. Oh. Ito yung sample ng in-harvest natin. Ayan ang itsura niya. Oh. Wala pa din buntot. Ayan. Ito yung ating local bandit dito. Local. Ayan. Oh. So, harvest na to. May ilan akong harvest dito na local banded na ipinost ko dun sa TikTok. Eh, ngayon, ito, nakatali na siya. So, tingnan nyo itsura. Yan ang ating mga Boston sweater. So, yun yung dalawa. Oh. Tapos yung mga brood cock natin na nakasalang, napalabas na. Pero meron pa rin ibang nasa breeding pen tulad ng puti, abuhinko. Yun, ang mga pure na nakasalang pa hanggang ngayon. So ito yung aking gray. Hindi masyadong kagandahan. Simple lang yung itsura nila. Ito naman yung bulik ko. Bulik ko po ito. Bulik puti. Bulik pula. Bata pa to, bata pa. No, pasok tayo dito sa ito sa ating bakbakan banded. Ito yung national. Oh, pakita natin yung ating buhin. Ayan yung aking blues. Ayan. So yan. So ito yung ating national. Ito yung ililipat dun sa kabila dahil medyo masikip na sila dito. Tapos yung 100 dito ilalagay dito sa range na to. Haharbisin namin yan mamaya. Hanggang bukas siguro o 3 days matatapos ang pag-harvest kasi hindi lang isang batch ang haharbisin. Pati itong kabilang pen or yard ng bakbakan or national banded. So, yan ang national banded natin. So, ito yung isang batch. Ito yung another batch. So, ayun pa yung iba. So, meron pinahuli ko dito kala Mark para maipost ko. Hindi ko naman naipost at umalis nga po ako dahil nagpunta po ako ng North para tumari. Doon sa Battle of TikTokers. So, ito yung mga kanawayo natin. So, yan po. So harvest na rin iyan, tatali na din po. Parang kulang talaga yung aking dalawang farm para sa na-breed ko this year. Kasi itong aking farm dito sa original lumiit na dahil nagbenta po yung mga aking father-in-law. So yan po. So yan. Lalaki na talaga itong national na to. Kailangan na naming ilipat doon sa kabilang mas malaking range area. Dahil masyado ng crowded. Iba kasi yung manok pag mas maluwag sila. Iba yung nagiging resulta ng pagpapalaki. Mas maganda balahibo. Mas maganda ang mga katawan. Akala nung iba, kahit maliit ang space, lalaki. Oo, lalaki din nga yan, pero hindi po. Mas maganda ang paglaki kung mas malaki ang space. So ito, kaya nandito sa maliit na space, kasi gusto ko natututukan ko yung aking sisew. Kasi ako talaga yung tumututok dyan, although sila naman yung gumagawa, pero nakatutok ako lagi para dyan. So nakita nyo naman, simula nung nag-vlog ako, simula nung day old yung mga yan,
lagi kong ina-update, lagi ko yung sinesend sa inyo video. So ngayon, this is the time na pwede na silang ilipat doon sa mas malaking range para mas gumanda na yung balahibo nila. So yun, dito sa kabila mas malalaki naman ito. So diyan madami diyang na-out for banded kasi lumaglag yung pakpak. Ilipat tayo. So yun si Marco. Tsaka si Pogi, yun oh. Si Rodman oh, ayan, dalawa oh. Sabi ko, pakas kasi yung gagamitin ko. So, eto yung ating bakbakan pa rin. Bakbakan banded. National banded pa rin ito. Pero, excuse me, marami dito nga out. So, ha-harvest sa kabila. Yung nandito, ililipat dun sa kabila. Yun ang trabaho natin this day. Daming trabaho. So, kulang ang bakasyon ko. Pagbalik ko, trabaho ulit. So, yun. O, doon sa nagtatanong po ng number ko, my number is 0936-910-7644. Ang aking pong Facebook account ay Randy Hebron. Yung nakatayo, nakaitim na t-shirt, short, tsaka sapatos. May cellphone number po yung aking picture profile. Ang email nun, pwede nyo isearch yung email sa Facebook, randypphebron@yahoo.com. So medyo magulo pa, aalisin natin yan. Ayun, ang nangyari, nabutas. Naka. Nabutas lamang yung tarapal, oh. Sinayang. So, ayan yung mga kanaway natin. Ayan sila. So, labas muna tayo ulit. So yun po. So ulitin ko po yung aking number, 0936-910-7644, location Calamba, Laguna. So hanggang dito na lamang po. Ito po si Randy Hebron ng True Blood Game Farm at Randy Hebron TV. Salamat po, bye bye, good morning.